Lisa po. Ngayon po ay day off ko at magagawa naman ako ngayon ng galletas de peanut butter. Bueno, galletas de peanut. Wala lang, naisip ko lang kasi parang masarap kumain ng galletas. Kaya samahan niyo po ulit ito. Inong Ate Lisa para sa isang bagong recipe sa araw na to. So tara po at atin ang umpisa ng ating galleta de peanut. So ito po, meron tayo ditong 1.5 cup ng harina at meron ako ditong 1/3 na asukal. Ihahalo ko siya dito. Yan. Masira yung aking panghalo kaya kutsara ang gagamitin ko ngayon. So yan, pinaghalo ko lang po silang dalawa, yung asukal natin at saka yung ating harina. Yan. Ngayon naman po, meron din ako dito na yung peanut na aking dinurog. Isasama ko rin po siya dito. So lagyan natin siya ng isa, dalawa, tatlo hanggang ito, apat na kutsara ng peanut. Yan po yung aking natira nung nagawa pa ako ng aking nakaraang video. So yan, so ngayon naman po yung natira ay aking gagawin galletas o yung tinatawag natin na ano ba sa Tagalog yung galletas. So yan, halo lang natin siya. So ngayon meron po ako dito mantikilya at saka meron din akong margarina or margarine. So, ilalagay ko siguro ito, mga kalahati nito at kalahati din ng ating margarine. Okay? Ilagayan ko ng 100 grams na mantikilla at saka 100 grams na margarine. So, ngayon po, ang gagawin natin ay ihahalo natin sila. So ngayon po wala akong gloves, so kakamayin ko na siya. Maghugas lang po ako ng kamay para maghalo natin, paghaluin natin silang harina at saka yung ating mantikilya. So ito na po, gamitin ko na yung aking kamay, malinis naman po yung kamay ko. So ihahalo ko na siya na ganito. At kung meron po kayong yung makina na pwedeng gamitin para imesklar o haluin itong mga ingredients, pwede rin po. Pero ngayon, kamay-kamay lang muna tayo, mano-mano. Yan. So, yan. Medyo na-mix ko na po sa lahat. Mabango siya dahil mabango ang ating mani na ginamit. So ito na siya ngayon. Gagawin ko na lang ay ilalagay ko siya sa isang plastic para i-form natin siya at ilalagay natin siya. Meron ako ditong bandeha. Okay. So yan, meron po net tayo dito na ginagamit ko dati ito sa pagde-decorate ng aking mga cake. Yung Wilton. Ayan. So, ilalagay ko siya dito sa aking plastic. At ilalagay ko rin ito ng aking gawang. Gagawin natin galletas. May lalagay natin siya ng mabuti. So, yan. Okay naman. Sumusunod naman. So, lagay ko lang po siyang lahat dito.
halik. Bababa na lang natin siya. Ayan, babala natin siya. So ito, kukupitin ko itong kanyang dulo. Para lumabas yung pinakadulo ng ating ito siya. So, ngayon naman po ang gagawin ko ay lalagay ko siya dito. Abel, magtatagumpay tayo. So, yan. Ganyan lang. Oops. Umiikip din yung ating tapin. Oops. Lagyan din natin dito sa dulo para hindi naman siya umiikot. So far, so good. So, lagay uli natin siya. Palaki ng palaki. So yan, iba't ibang size ang ating galleta. So ngayon naman po, ilalagay ko yung iba dito sa ibang sa isang bandeha. Ito siya ilalagay. So tapusin ko lang po ito at balikan ko ulit kayo. Sila. Yan. Nalagay ko lang siya sa akin. Okay. So, ayan na po yung ating galletas. Nilagay ko na siya sa orno. Lulutuin ko siya dyan ng mga 10 to 20 minutes. Sa mababang init lang. Siguro mga 150 to 160. Sarahan na natin siya para maluto na siya. Ayan. So, ito naman pong mga natiray. Nilagay ko dito sa aking papel. Salagayan ko ng aking mga cupcakes. At ayan, binuburan ko siya ng konting natira kong peanuts. So, lulutuin ko rin po siya dito sa aking urno. Okay? Tingnan natin kung anong kalalabasan. So yan, mga 5 minutes pa po at atin na siyang ahonin. So yan, naluto na po yung ating galletas. Tatanggalin ko lang po siya sa papel para makita po natin naluto na siya, okay? So ito po ang ating peanut cookies. Yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button para sa mga susunod ko pang mga recipe. So, maraming salamat po muli sa inyong panonood. At hanggang sa muli, ang Ate Lisa po at magsasabing sana po, lagi tayong ligtas at walang anumang karamdaman. Maraming salamat po. Adios!